Philippine Affairs. At hingan lang ho natin ng reaksyon dito ho sa sinasabing tangkang pagpatay sa kanya at dito ho kay Sultan Jamalul Kiram III. Sir Pastor, magandang umaga ho sa inyo. Si Ricky Rosales po, live po tayo sa program ni Kabayang Noli de Castro, sir. Magandang umaga sa inyo, Ricky, at sa inyong taga-relay. Apo. Sir, nakarating na ho ba sa inyo itong report na ito na nasa mga balita ho ngayon? Ito ho'y announcement ng tagapagsalita ng Sultanate, si Abraham Ijirani na tangkara ho'ng pagpatay kay Sultan Jamalul Kiram III at saka ho kasama kayo't yung mga ilang pantagasuporta ho ng Sultan? Tama po yan. Nakarating po sa akin na lang Lunes ng hapon. So, isa pong isang kaibigan po natin na abogado. Apo. Ang nagparating po sa akin yan at kami naman kumilos ka yan at tumawag kami sa NBI at saka sa mga kaibigan natin sa ISAP at pinapuntahan natin yung tao na ang pangalan Minister Stani Nang, no? Mm-hmm. Malaysian colonel. Who has checked in at Maxim's Hotel in Resort World. Apo. At na-confirm ng ISAP na nandun pero nakaalis na umalis din kagad. Pero ang pagkaka-report sa amin ng abogado kong kaibigan na kararap nung umaga pero nung gabi parang nakapag-check out na kagad ng madaling araw. Mm-hmm. Ano yung pangalan ng Malaysian, sir? Stani Nang. Colonel Stani Nang. Opo, opo. At ito ay talagang Malaysian na national ho ito. Malaysian national po siya. Oo. Nung pinext po niya yung abogado kong kaibigan, ang gamit-gamit pa po niya yung kanyang Malaysian phone number. Mm-hmm. Na mag-meet sila doon sa Resort World, doon sa Jenkins Meron lang club na tinatawag, Jenkins Club, private club, no? Uh-huh. At doon po, kasama niya, yung apat po na sundalo rin, uh-huh. Na sinabi ko, paano walang sundalo? Sabi niya, mga military man, dahil nag-uusap kami. At meron siyang tatlong Pilipinong nirecruit daw na mga NPA sa Quezon. Sa Quezon Province, uh-huh. 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 Anyway, para makita mo yun, yung abogado ating kaibigan is papunta ngayon sa NBI kasama ko. Para magbigay ng statement sa NBI. Kaya din that dialogue that they had no, over lunch. Apo, Lunes ng tanghali. Alright. Pero paano nyo na-discover yung ganong plot, intelligence, even before ito ho ay maiparating sa inyo, halimbawa ng NBI? Pero kayo muna ho, kayong grupo ninyo, o kayo yung naka-discover ho nung ganon? Kami po naka-discover po niyan. At, nagtataka lang kami na paano makapasok yung mga ganyang ahente ng Malaysia. Dala rito ni Razak to eliminate people that are supporting the Sultanate. Mm-hmm. No? And talagang gano'n siguro kayo po sa kanila, ang Sabah, no? Apo. Kaya they will try to eliminate everyone, no? That will try to recover that from them. Aha. So nabanggit ho ninyo na parang nagtataka kayo dun ho sa pagpasok ho nila na parang walang ka-imik-imik na nakapasok ko. Ano ho yung plano ho doon? Do you have another... Kaya kami nagpadala kagad ng mensahe nung hapon, tuloy kami, mga alas sa East, kay Director Esmeralda ng NBI. Apo. At saka dun sa ISAP, na para putahan kagad yung mga tao doon. Mm-hmm. Parang naka siguro may mga ano din yan. Kaya yung parang yung sanin lang yan, madalas na dito yan sa atin nagpupunta. Mm-hmm. Because apparently, it's a financier at the same time, he's also a gambler. Mm-hmm. A big-time gambler, no? At he's a colonel in the Malaysian military. Mm-hmm. Sabi ho rito sa report, dahil nga ho riyan, naghigpit na raho ng security doon ho sa bahay ng mga Kiram sa Maharlika Village sa Taguig. Kayo ho sir, anong ginawa ho ninyong preparation naman ho, Engel, dito? Ganon din tayo, naghigpit tayo at ating kilos, lalo natin nag-iingat. Apo. Mga lagi natin pinupuntahan lugar, iniba na natin. Tayo kailangan mag-ingat sapagkat
kung ang gobyerno mismo natin eh hindi tayo mapoproteksyonan, eh wala, we have to rely on ourselves. All right. Okay, sir, maraming salamat po for your time and good morning po sa inyo. Okay, good morning din at maraming salamat po. Thank sa you inyo. Po. Thank you. All right, si Mr. Pastor Boy Saycon, advisor ho ng Sultanate of Sulu.